Good afternoon mga kalapatid. So maulan na hapon sa inyo. Welcome back nga pala dito ulit sa YouTube channel ko. So may papaalala nga pala ako sa inyong bagong ibon dito sa loob ko. Tara, samahan nyo ako at panoorin itong video na to. So bago ko nga pala ipakilala sa inyo yung bagong ibon sa loob ko, update ko muna kayo sa backyard ko na si Tandang. Ayun ang inahanap niya pares niya. Wala niyo kung nasan pares niya. Wala na eh. So ito yung ano niya, second clutch nga pala sa akin. Yung naunang inakay niya is nalipad na. Andun sa bubong, nagpapaulan. Ito nga pala ang second breeder natin, sila Van Wunderin cross ano Janardin. So ito yung nilabas niyang inak. Isa nga tingin ko bansot. Yun no. Awa naman. So yun nga, unang napisa kasi ito. Tapos apat na araw bago tumapisa. Sobrang late niya. Hindi ko alam kung bakit ganun nangyari. So yan, anak nila. Si Lady Kirat at si Van Bundrin, kung tawag natin si Vandy. So yan siya. Napakasolid ang cat na yan. Breeder natin ito si Blue. Kalimutan ko na. So pindahan ko dito. So ipinares ka natin sa kanya yung Tomiso na galing din kay Bombay. Ayan, Black Chick. So ito si Blue, ang layo na ito, Australian Vandenbroek. Ayan na, kukuros natin si Speedbird. Ito may Haggis to eh. Parehas lang siya, ito training, ito may karera talaga. Ayan, kukuros na natin sa long distance sa Speedbird natin kung anong lalabas na ito. Update ko na rin pala kayo sa loft ko. So ito nga pala si Ruska, natira sa training natin sa south. So yun siya ngayon. Bali may tama nga ito mga kalapatids eh, no? Baka hindi ko na rin siya isabay sa ano, sa training, sa mga susunod na training, kasi may tama siya. Yun, no? So hindi pa nga magaling. Last training is pagbilaw. Nag-see you tomorrow siya kasi ang lakas ng ulan nun. Tapos ayan, may tama pa. Buti nga, umuwi. Salamat tayo dun. Ito nga rin pala yung isa natin Becker to. Napakasolid. Kala mo, Johnson Relax. Pero yung nag-aamali po kayo mga alapatids, Becker po yan ha. Lilinawin ko sa inyo. Becker po yan. Yung isang Becker na pinasitter natin kay ano. Ay, pinasitter sa atin ni Bombay. So yung kapatid nga, nandun na kay Bombay at nag-iisa kami at pinapunta sa akin. Ah, basang-basa ng ulan eh. Rumunda ba namang anina? Nga, nasiyat pa yan pero mautak. So yun nga, sa mga kinarera ko, si Ruska na lang ang natira. Bali yung mga inaasa natin, sila Viberman, si First Clutch, ipati sa ulo yung Tiger Grizzle, wala na rin. Tatlo na agad wala. Si Rusko plus yung White Feather na Blue Bar, yung White Flight, wala na rin. Yun, bali nawala nga sila Rusko. Yun nga, sa Lokban eh wala tayong magagawa eh. Kasalanan ko din kasi nabigla ako sila. Yung first training lang naman ni Dios ko is Santa Rosa, tinalon ko agad ang Lokban. So yun, isang malaking pagsisisi sa part na yun. Nawalan tayo ng ibon na alam nating maayos naman. Sobrang bigla yun, hindi ko alam kung pumaka sa isipo, nirekta ko eh. Siguro na tuwa lang ako kasi naibalik ulit yung race training yun, siguro kahit laktaw na sabi ko tignan natin bloodline. So kahit pala may bloodline, wala. Laglag. So sa mga susunod na race nga pala itong darating, ayan may mga painakay na naman natin bago dyan. Sila naman ang subukan natin. Ito, ayoko na talaga ng may palya sa training, ayoko na may talon. Pangit talaga pag may laktaw, kailangan tuloy-tuloy kung training, kung training. Tapos yung 3 times a day na paronda o nawala kasi medyo naging busy ako siya nung December yan. Last year busy tayo kaya medyo nawala tayo sa focus sa kalapate. So yun, habang tinitraining ko sila, ayun yung nangyari. Siguro wala sa tamang oras ang pagkain, yung mga binibigay ko supplement. Number one, parang siguro pumayat din eh, kaya hindi rin sapat yung lakas nila. Wala silang tutunawin. So this time natututo tayo habang nawawalan. May knowledge tayong natututunan yun. May aral tayong natutunan. Parang isang lesson din sa atin yung part na yun na mawala ng ibon. Sa oras pa lang ng training, di ba dapat
tawid dagat, doon tayo mawalan. Hindi, training pa lang nawalan. Medyo ano rin, siyempre nakakalungkot kasi nalagaan natin yung mga yun kahit papangin. So wala tayong magagawa kundi tanggapin na nawalan tayo ng ibon. Sabi nga ng mga sikat dyan eh, natural lang mawalan, sila nga nawawalan eh. Tayo pa kaya itong pasimula pa lang. So sa part na yun may natutunan ako. So ito na nga mga kalapatids, dito na tayo sa main vlog natin. Sinasabi ko sa inyo yung bagong ibon din sa loob ko. Tara, ito siya. So ito nga pala yung kartus ni Bombay na ang haggis is Katbalogan. Hindi na natuloy ng Tacloban yan, Evernid na. So yan siya, ito yung Beckert na yun. At tara, tignan natin kung katawan nito is solid. Ayun nga mga kalapatids, bago ipakita sa inyo yung kartus, yung hipo, dito na tayo sa Beckert. So napurga ko na nga siya, okay na lahat. Yung flashing sa niya is hindi na gumagamit ng mga yung mga binibenta dyan. So organic lang tayo, bawang lang ang flashing natin. So ito na yung Beckert na yun, sobrang kinis. Hindi siya stress. Talagang bago siya iwalay dun sa dati ng parents. 2 weeks na. So purga, flashing, so ito na. Kondisyon na kondisyon. Walang ano, walang palya. Sobrang ganda na katawan niya. So ito siya. Ito yung Beckert na hen na ipaparis natin ngayon sa kartus. So ito yung kartus. Dahil tignan nyo. So mga kalapatids, ito nga pala yung kartus. So itong ibon na to is nabili ulit natin kay Mumbai kasi gano'n siya na nangailangan. So kaysa mapunta nga daw sa iba, ako na lang kumuha. Pinilit ko rin. Tsaka matagal ko na rin gusto biling kay Bombay ito. Kaso nga lang, syempre, sa 10 years niya na ibon to at pundasyon niya talaga sa kulungan niya. Talagang hindi niya ibibenta. So parang tita niya nga lang. So yun, thank you pa rin kay King Colburn na lahat. Pinagbigyan niya ulit tayong maalagaan. Isa sa mga matitinik na ibon niya sa anong kulungan. So ito yung kartus. So sa katawan niya nga, apple body shape. So yun siya. Kalmado, hindi siya palagin. And ang tigas ng pakpak. Yun. One piece. So, walang galaw-galaw. One piece yung ibon na siya. So ang ring niya is Netherland. Yun nga, direct naman talaga mga magulang nito. Bali, dito na to. Tapisa. So Netherland ang ring niya, 2013. So pinangalanan nga natin siyang Victor. Victor Cartus kasi bagay sa itsura niya, mukha siya si Victor. Hindi ko alam bet Victor ang biglang nabanggit ko, basta Victor, yun na yun. Ito siya. Medyo may edad na rin pero healthy-healthy, nabugat pa. So ibibida ko nga pala sa inyo ngayon po sa vlog ko, si Victor Cartus. Sakto, balita ko din at narinig ko at napanood. Once daw ang Beckert at Cactus ay pinagbangga mo, ang line daw na lalabas dyan yung pinasikat ni Master Pogi na Violet Line. So ito, makapag-produce tayo ng Violet Line kasi matik daw eh, pag Cactus Beckert, Violet ang labas. So titignan natin kung okay itong Violet na lalabas sa atin sa bloodline na ibon ni Bombay. Balik kanya lahat yung bloodline natin. Titignan natin kung okay, pero tingin ko may bubuga dito kasi may mga haggis ang magulang. Hindi naman tayo kukuha ng ano eh, walang haggis. Ang totoo kasi binibenta talaga isa yung kapatid niya. Eh sabi ko baka pwede yung may race. Ito nga. O pwede naman daw yun. Kaya yeah, thank you ulit kay King Paul. Ayan, ito yung gusto kong ibon talaga na mapunta sa akin. So ayan, nakuha ko rin. Walang posible. Basta mag-ipon lang. Yung so, gusto mo talaga umuha ng ibon na maganda, pag-iipon na mo talaga eh. So ito siya. Cartus. Kaya ngayon tingin ko suswerte na ako sa lahi na itong bloodline ni Cartus at ng Beckert. So mag-experiment din tayo. Pure George Cartus po yan mga alapatids. Walang halong biro yan eh. At ito pure Beckert na rin po ito kasi ilan salin na yan. Apo-apo na yan. Ito yung high milim cross Beckert. So mga alapatids, hanggang dito na lang ang video. Please like, share and subscribe nga pala sa aking videos. Keep safe, God bless, ingat.